sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tayo ba ay malapit sa ating Poong Jesus Nazareno? Sa atin pong mabuting balita ngayon, natunghayan natin na habang naghihintay ang mga ang ina at mga kapatid, no? Hindi lamang mga kamag-anak sa pag-unawang Hudyo, kapag sinabi nating kapatid ay hindi lamang yung kadugo, no? Subalit higit pa sa lahat ay mga kabayan, no? Siguro ang tinutukoy ng mabuting balita ay kasama ni Maria ang mga tagasunod ni Jesus na mula rin sa Nazaret, no? Maaring hindi sila ganun karami, no? Dahil nga kung maaalala natin, hindi tinanggap ng marami sa Nazaret ang ating Poong Jesus Nazareno. Subalit may mga sumunod pa rin sa kanya at hinahanap siya. Subalit maganda ang kanyang tugon sa nagsabing may naghihintay sa kanya. Hindi niya itinanggi yung kanyang ina, si Maria, at ang mga kabayan niya. Na para sa mga Hudyo ay malapit, no? Mahalaga na sila ay malapit sa isang tao. Pero ano ang sinabi niya? Hindi sa dugo, hindi sa pinagmulan ang siyang nagsasabi ng pagiging malapit sa akin. Hindi lang iyon. Higit sa lahat, mas mahalaga sa ating Poong Jesus Nazareno ang isang sukatan lamang, ang tumatalima sa kalooban ng Diyos. At ano po ang ibig sabihin nito? Sa madaling sabi, kung sino mang sumusunod sa kanya, kung sino mang nagiging mabuti, gaya ng kung gaano siya naging mabuti, nagiging mapagmalasakit sa pamamaraan kung paano siya mapagmalasakit, naninindigan sa katotohanan kung paano siya manindigan sa katotohanan, makatarungan sa kung paano siya makatarungan, nagbibigay ng pag-asa kung paano siya nagbibigay ng pag-asa sa atin. Iyon ang malapit sa kanya. Yung nakikinig sa kung anuman ang nais at pangarap ng Diyos sa ating buhay at sinusunod ito sa kabila ng lahat ng hirap, sa kabila ng lahat ng hamon, sa kabila ng lahat ng mga haharapin pang pagsubok. Yun ang malapit sa kanya. Ito yung pagiging malapit ng ating santong pinagdiriwang ngayon, si San Francisco de Sales. Matalino, lahat may kaya ng gawin, may kakayahang mamuno sa mga tao. Lahat iyon, inialay niya. Nakita niya ang kalooban ng Diyos sa kanya.
Ninanais siyang maging pinuno ng simbahan. Ninanais siyang gamitin ng talino nang may pakinabang sa iba. At sa atin, sari-sariling paraan, pinanggagalingan, trabaho, kakayahan, ganun din po ang tawag sa atin. At sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na maging malapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban, sa pagtuklas ng kung anong nais niya sa atin sa buhay, at sa pagsusumikap na makinig at tuparin ang tawag at nais niya. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Nagagampanan ba natin ang ating pagiging kapatid, kapamilya ng ating Poong Jesus Nazareno? San Francisco de Sales, matapat na tagapaglingkod ng Diyos, ipanalangin mo kami. Magsitay na po ang lahat.